For the vlog and share stories, alam mo ba, meron ako ditong papel. Meron akong dalawa ditong papel na Agricultural Economics 104, Principle of Farm, Business Accounting, Laboratory Manual. Ano pa? So malaking ano, malaking ambag sa akin kung nagkaroon ako ng ganyang manual. And then ako, more in talaga, nag-enjoy ako sa ano, sa qualification ng agriculture, organic crops production, agro-entrap, and kasunod na nga yung for ano, sa farming yung rice. And then ano, siguro dumating yung time na ano, na magkaroon ako ng kentusa. Mag-rent ako ng lote, ako na magtatanim, and then with that, dati nagkaroon na rin kasi ako ng ganyang kausapin, then ang hit, no, okay naman, may lote siya, and pero pinakamahirap talaga yung nangungupaan ba yung caretaker ka na, tapos yung amo mo, para bang saan na sa ugali niya. Mahirap talaga kasi kagaya ng nanay ko, hindi siya nagkaroon ng sariling bahay at lote. So wala siyang magawa dahil kapag kinailangan siya ng may-ari ng bahay, manikuran mo ko, punta ka dito maglinis ka, sunuran siya. Hindi kasi pumasok sa idea ni mama nung time na may pera siya, and then hindi rin naman niya kami nasuportahan, kaya siyempre may tampo sa anak, kagaya ko may tampo ako sa nanay ko. Pero with that, nung sinasabi niya yan, wala na kasi yung galit sa akin, utampo sa akin, wala na yun eh. Kasi minapatunayan naman ako kahit paano, kahit sa pag-aaral lang. And then, parang si mama, ang pananaw niya sa buhay niya ay, mangupahan lang ng bahay, ayos niya sa kanya yun, yung palakad-lakad lang sa kalye. And then, yun din naman yung ginagawa ko. And binabato nila ako ng ganun. Binabato ko si mama na, hindi ba nagkaroon ng sariling negosyo si mama, sariling parlor, wala kasi siyang idea. Hindi ko siya nakakausap sa mga bagay na yun. And hindi ko alam kung may pangarap siya sa buhay, para sa pamilya niya. And hindi nga siya nagkaroon ng, dati kasi inaadok siya ng lola namin na magkaroon ng lote, bumili ng bahay, hindi siya interesado. So hindi malusog ang utak ng nanay ko sa bagay niya. And wala siyang ganong idea na ano. Kaya naman time na sabi ko, kung nanay ko ay meron siyang vision o mission sa buhay niya para sa kanyang anak, siguro yung kagaya mo ng ibang pamilya na, anak, panganak ka, ag-aaralin kita, tapos mong pag-aaral ka, pag nagkaroon ka ng sarili mong trabaho, tutulungan mo naman yung kapatid mo sumunod. Hanggang sa lahat kayo makapagtapos yan. Gusto ko sa mga anak ko, lahat yung makapagtapos ng kolehiyo. At magkaroon tayo ng sariling bahay, o tayo ay hati-hati, ganun-ganun. Hindi dumaling sa nanay tatay ko yung gano'n. Kasi saan lang, utang, hanap buhay, utang. Ganun-ganun ng ano. Hanggang sa ngayon, namanay ng kapatid ko. Then, naano din sila na meron din silang mga sugal sa mga cellphone nila, online sugal. Kaya, sabi ko, pag nagkaroon din pamilya itong mga ito, sila din. And with that, nung nagkaroon kami ng diskusyon ng kapatid ko, dahil ikaw, papayuan mo ako, sumunod ka lang sa kapatid. Ako pang ano, sumunod ka lang sa akin, kung magpayo ka sa akin, akala mo magaling na magaling ka eh. Nagkaroon ka din naman ng anak sa una mong asawa, tapos ikaw ay nagbakasyon sa malayo, tapos hindi mo nga nasabaybayin yung mga anak mo, wala kang nga naibigay na tulong sa mga anak mo, kahit isang usari, kung meron man, hindi ko na alam yun. Lumaki ng anak mo, sino ba nang umaruga doon sa anak niya, kundi yung pamilya ng babae, simbari, di ba? So, kung papayuhan mo ko, dapat payuhan mo din sarili mo. And then sabi ko, di tayo migla lang ako, kasi nagmamagaling, kasi kapag kami nag-away-away, nag-usap-usap lang, pauunahin ko siya hanggang mailabas na sa mga nalawag niya o gahit niya sa akin. Pero ako naman, makikipag-debate ako sa kanya. Ikaw, ano ba nang gawa mo? Saan ka ng mga panahon na ganyan? So sabi ko nga, kaya hindi ako,
kami, sa pamilya namin, kami magugulo kami, pero hindi naman kami lang magkakaaway, kami lang yung magkakasundo. And then sabi ko nga, ikaw nga nakapag dalawang asawa na eh, di ba? Na ganun. And then, may mga ganun silang, kami sa buhay namin na ganun, na sabi ko, kung maganda yung pagpapalahan ng magulang namin, o bawat sa amin, sabi ko, kuya, malaki yung ano mo, ganyan. Yung anak mo, ganyan pa rin, wala ka pa rin naman ganyan trabaho, ganyan. Eh, isa naman yung tinitira niya ako, maya-maya siya naman titirahin ko. So, pag binanatan ko siya ng gano'n, binanatan niya na ako, babanatan ko din naman sa'yo. Kaya kami, hindi kami nag-uusap-usap, biglang magkakapalit. Kasi niya, pares ka, para kami mag-iibang tao. And, yung kasi yung pamilya namin. And then, sabi ko nga, anong panahon na yun, yung, hindi ko naman sinisisi na magulang kung bakit sila naging magulang ko. And with that, malaki pa nga papasalamat ko dahil sila yung naging nanay tatay ko, and then sila yung mga yung kapatid ko. Siguro siguro sa pamilya namin, hindi iba yung pagpapalaki ng magulang namin. And sabi ko nga, kung magkakaroon din ako ng pamilya, tapos hindi ko naman kaya supportahan, so ba't ka pa mag-aasawa? Parang idinamay mo lang yung anak mo sa kahirapan, ganyan yung asawa mo. Kung wala yung ganung vision mo sa education, wala yung vision mo na may maganda kang trabaho. Kasi ang hirap magkaroon ng pamilya, madali ang magkaroon ng anak. And then, kung responsible ka, kahit nga yung kapatid ko, responsible na siya, pero ba't kinakapos pa rin siya sa financial? Kasi may bisyo siya, may alak siya, may sigarilyo siya, may utang siya. And with that, masipag siya, pero asan yun, naipin niya, sa tagal niya sa dun sa trabaho. Meron akong card in, meron akong card bank. So, asan yung yung pag-unlad mo? Asan yung na-stable mo? And ako, mga nagawa ko, na-stable ko. Oh, may pinag-aralan ako, test lang. Pero wala pa rin akong nakapakita ng resulta o magandang nangyayari sa buhay ko. And, siguro, ang sabi ko, meron naman, siguro investment ko, yung kalusugan ko. Ikaw ba? Laki-laki na natin mo. So, kaya kami, magaling din ako mambaoy, magaling din ako mangasar. So, kaya pinag-usap-usap kami, hindi kami pwedeng, kasi pag sa magkakapad kami, pag nagbangayan kami, nagkwentuhan, pauunahin ko isang kapatid ko, ay kagit yan, kasi po, ako naman ang gaganti, kaya masakit ng ulo ng nanay namin. And, pero ganun lang kami, pero with that, kung sa ibang tao, o kapitbahay, hindi naman kami nakipag-away, kasi, ang hirap man pag-away sa hindi mo kakilala, o hindi mo kamag-anak, o hindi mo, o ibang tao, kasi nga, yung inaway mong kapitbahay mo, mayroon pa yung kaibigan, mayroon pa yung kamag-anak. So, ipag inaway mo sila, mas lumalaki yung network. Kaya sabi ko, tahimik lang. And then, kami lang, magkakaaway lang kami magkakapit. Pero with that, pamilya pa rin talaga eh. Parang paaway, pero andun pa rin, asa pa rin sa magkakapatid, sa pamilya din, sa nanay din. And sabi ko, siguro kung ginawa lang ni mama na maganda ang, kaya ang hirap mag-asawa ng aasawahin mo yung babae dahil nalibugan ka lang, nagandahan ka lang sa katawan niya, sa hubog ng kanyang katawan o kanyang dibdib o kanyang puwet. Pag na-inlove ka lang sa ganun, pero yung responsibilidad ng isang babae, ng isang lalaki, hindi mo siya nagampanan at nagkulang ka sa financial, nagkulang ka sa kalinga, nagkulang ka sa pangangaral sa anak mo, sa asawa mo, nagkulang ka ng mga ibinibigay sa kanila. Minsan yung babae at yung lalaki naghahanap ng kalinga sa ibang tao na doon nang na ay okay pala itong babaeng hostess, parang but masarap kang kausap, di ba? Minsan yung pa nagiging asawa, di ba? So mahirap talaga. And then doon nawawasak ang samahan ng mag-asawa, tapos sila pa yung pamilya mo, yung anak mo. Kaya nag-enjoy na lang ako sa pagiging solo parent ko, and malaki din yung ginagawa kong paraan para hindi manatili nila ako sa lapin. Nandiyan yung pagjajogging, nandiyan yung pagbablog, and then kinikwento ko yung pagbablog ko. And yung pagbablog ko naman, parang nang sa akin kasi, ito yung paraan ko na makilala din ako ng isang tao. And then siguro kung mayroong babae interesado sa buhay ko, lahat ng video ko, pag binapanood niya, madali niya na ako makikilala. As in talaga, yun na yung buong kwento ng buhay ko, and wala naman ako nilagdag o dinagdag na kwento o binawasan, kasi alam ko na yung kwento ko, para bang ikaw yan, para bang ako kasi makabilang buhay ako kahapon. Tapos, pag pinapanood ko yung sarili ko, ito yung kwento ko, parang, o kaya pinapanood ko yung, ito yung mga nagawa kong kwento na
na totoo nangyari sa buhay ko, ito yung mga nagawa kong hindi, ito yung mga kasalanan ko. Kasi parang ito yung nakaraan ko ng elementary ako, high school ako, ito yung umiiyak ako. Parang yun yung magiging ano niya, yung magiging makikilala. Kasi ang hirap talaga manligaw ng isang babae. And kung manligaw ako ng isang babae, kung hindi kayo nagsimula sa pagiging magkaibigan, yun ang maganda. Yung magkaroon ka ng magiging ano kayo, magkaibigan. Kasi doon nag-work talaga yun eh. Yung pag naasawa kayo kasi nang basta-basta dahil nang gusto mo yung babae, dahil ang ganda ng hubog ng puwet niya, ang dibdib niya, mo cute sa'yo, attraction siya. Pero with that, pag kasama mo niya sa loob ng bahay, doon mo pala makikilala, ay, tanghali na pala itong mga gasing, pangkama lang itong babaeng ito, itong lalaking ito, ano, tamad pala, mamasbay pala. So, ganun eh. Pero pinaka the best talaga yung sasama mo ng dasal, yung babaeng o yung lalaking pinapangarap mo sa buhay mo. Kasi kapag hindi mo sinamahan ng dasal, mapapunta ka sa isang bagay na mali pala yung taong nasamahan mo. And pinaka-importante naman, kapag hindi naman agad-agad mo na kasama yun dahil attractive yung babae, pinakamahalaga kasi yung malakas yung influensya mo bilang isang tao na kahit masama itong taong ito, kaya mo siyang baguhin in sa pangalan ng Jesus. And then, kaya mo siyang baguhin dahil kaya mo siyang pabaguhin dahil malakas yung influensya mo para sa kanya na kaya mo siyang baguhin. Meron kasing ganun klaseng tao na ang paniniwala niya na kahit ikaw pinili ko, babae hostess ka, babae ano ka, ibibigay ng mga asawa mo, eh ikaw yung pinakalas kasi yun nakakapag-ambag ka ng buhay na alam mo naman na mahal mo yung babae. And then ibagang hindi mo iniisip yung pansarili mo, iniisip mo yung taong minamahal mo. Parang yun yung tunay na pagmamahal eh. Yung bagang isusubo mo lang ibibigay mo niya dun sa babaeng mahal mo na ang katatayuan niya ay ano to, nagtaksil to sa asawa pero ikaw nagustuhan mo siya tapos tinanggap ka man yan, nagmamahal lang kayo. And then kapag kasi yung ang ginagawa mo sa kanya ay ano, yung iniisip mo yung sarili mo, ibinibigay mo yung pagkain na para sa ina, ibibigay mo pa dun sa taong mahal mo na girlfriend mo. Napakahalaga nun. Kasi ano ka eh, nag-e-effort ka talaga sa kanya, sincere ka, tapos na-influensyahan mo siya na magbagong buhay, na ako lang yung mamahalin mo, ganang gagawa ng masama. Kasi kapag gumawa ka, masisira yung relasyon natin, pati anak natin, masisira yung relasyon natin. Nagpipray tayo kay God, naakay mo siya. Napakalaking ano yun, napakalaking biyaya ng ganun. Kasi galing na siya sa putik, inahon mo siya para maging papabunta siya sa ginto, papabunta siya sa mabuti, napakabuti nun. And then may mga ganun pamilya na magulang na kahit na iba-iba ang asawa ng kanyang mga anak, iba-iba ang naging tatay, ay napaaral naman niya yung mga anak niya na nasa mabuti, nakapagtapos pa ng teacher o nakapagtapos pa ng pag-aaral. And then hindi lang siya sinuwati sa iba't ibang lalaki kasi mali yung unang pagpili niya sa tao. And then may mga kwento ng buhay na huwag na natin buksan yung libro niya, pero may mga ganun kasi na yung maling desisyon sa buhay. And then ganun din yung sa pamilya namin, kasi kung tama din siya ng nanay ko sa pag-aasawa niya, kung lahat ng kinita ng papa ko ay inipon niya at meron siyang maganda pananaw sa mga anak niya, meron siyang vision, meron siyang mission, siguro isa sa mga anak niya nakapagtapos ng pag-aaral tapos nagkatulong-tulungan hanggang sa umangat. Kasi anong nangyari, dumami yung anak, dumami yung anak, tapos yung mga kung ano yung puno, siya din yung ugat. Kasi nakita nung anak na nanay niya, yung negrelyo, yung tatay niya, negrelyo, nakikita mo naman bilang isang magulang yung anak mo, sigrelyo ng sigrelyo, magkaroon ng trabaho, inumagad ang alak, yung negrelyo, ganun din yung anak na babae. So, dapat yung masasabi mo sa isang magulang na, anak, huwag na kayo magsigrelyo, huwag na kayo maniginom, kasi hindi maganda sa kalusugan niyan. And then, kahit na pinipilit mo, ikaw mismo humihinto lang sa paninigal, hindi eh, paras din lang sila eh. Kasi yung nanay, tata, yung mga anak, naging ganun. And then, kapag nagkasawa pa yung kapatid ko, na babae o yung lalaki, pag nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak, ganun din ang magiging buhay, napaikot-ikot lang sa yung nanay lola niyo na maninigal, yung anak niya maninigal, tapos nagkaroon siya ng asawa, maninigal, maginginom. So yung buhay, hindi paikot-ikot lang hanggang sa hindi na sila umangkat sa buhay, hanggang sa maghihirap na maghihirap. Hanggang sa maging ang trabaho, ikaw gano'n lang sa palengke, hanggang gano'n din. Kasi hindi na pumulat sa kanila yung magandang edukasyon.
Kasi kung merong edukasyon, mababago yung sistema ng buhay. And ako, namulatan pa na gano'n ang nanay ko, manginginom, wala siyang sariling bahay, wala siyang negosyong na-establish. And then ako, pinipilit ko mabago ang buhay ko. Pero, ang hirap kasi wala akong pagkukunan. And then, swerte na ako, tumaya ako sa loto, bigla ka nanalo. So, maaangon mo sila. Pero, kahit naiahon mo sila, kung hindi naman sila gano'n ang mindset nila, hindi sila bukas sa pag-aaral o edukasyon, ano yun, mahirap yung process. Kahit ano, minsan, ano, yung palo ng Diyos, parang ano, hindi sila mababago. Mahirap baguhin yung gano'n. Kahit, sabi nga, the best yung panalangin, and ako yung ginawa ko yung panalangin, pero hindi tumalab talaga eh, malakas yung spirit ng ano, ng masama, na, ay, ano, busy pa rin ito, busy pa rin talaga. And yun, mangyayari lang yun. Mapuputol lang lahat ng yun. Kung isa sa pamilya namin, magkakaroon ng sakit na karamdaman o nagkaroon na ng aksidente na, ay, may tama na yung baga nyo. Mr. Miguel, gusto mo pa mabuhay? Do? Opo, do. Ito yung mga, ano, ito magagawin yung mga exercise o mga remedy. Titigilan mo na paninigrilyo. Opo. Itigil naman ang pag-iinom, opo, itigil naman ang pagpuyat, opo. Pero, andun yan, nandun ka na sa banig ng karamdaman. So, wala na. So, yun lang naman for the vlog short story. Sa video ito yung masama-masamang comment. Mabuti, wala po pinagkaibin. Pabro po yung sumayahan channel. Bye!